sa'yo, sa nila. Sa Luzon. Iba Luzon eh. Manila. Sa Taguig. So, sinong pinakamalayo? Surigao. Iligan. Pampanga. Oh, Pampanga. Sino pa? Zamboanga. Mindanao. Iligan? Iligan. Davao. Bacolo. Nilungko. So, salamat sa pag-dalaw ninyo dito sa ating office, no? Nagpasensya na kayo, masikip yung office natin dahil dumami kayo. Pero in God's future, meron na tayong office, no? In His time. Yeah, sila bahala kung saan, no? So, ngayon si Panghilyo, mga kapatid, ay namamalakaya ang mga apostles, nanagat, ng isda. At nasa kasalubong nila yung malakas na alon at bagyo. No? Nataranta na yung mga apostol. Mabuti na lang, despite sa ilang pagkataranta, tumawag sila ni Kristo. Every time, meron tayong mga problema, mga alon ng mga problema, mga malakas na hangin sa mga trials na dumating sa ating buhay, mataranta tayo katulad ng mga apostol. Totoo, hindi. Mataranta tayo. No? Wala tayo ng pag-asa, lalo-lalo na kung malakas yung alon, yung karamdaman mo ay grabe na ito, Father, stage 4 na. No? Ang laki ng alon. Pero kahit meron tayong pangangamba at takot, katulad ng mga apostol, tawag tayo kay Kristo. Tinawag nila si Kristo. No? Gipukaw nila si Kristo. Ginising nila si Kristo. Ang sarap ng tulog ni Kristo. Ano? Ang sarap ng tulog niya kahit malakas ang alon. Kahit pumasok na yung mga tubig sa kanilang bangka. Pero ang sarap ng tulog ni Kristo. Because He is the King of Peace. So, kung si Kristo ay nasa puso natin, kahit malaki pa yung alon ng buhay mo, kahit malakas pa yung mga hangin na dumadampi sa buhay ng bangka mo, no? Masarap pa rin ang tulog mo. Amen? Amen. Tanungin mo yung katabi mo, masarap pa yung tulog mo o wala ka ng tulog? Dahil sa kabalisa, dahil sa takot, dahil sa doubt. Ngayon, anong gagawin natin? Kung marami tayong mga trials sa buhay, call out the name of Jesus. Call Him. At babangon si Kristo. No? Babangon si Kristo at pinatigil niya ang ayo. Grabe no? Pinatigil niya ang lakas ng bagyo. Ganun din ang mangyari sa atin. Patitigilin din ng Kristo ang alon na iyong mga problema. Alon ng mga pagsubok sa buhay. Amen? Amen. Anong gagawin natin? Tatawagin natin si Kristo. At si Kristo ay tutulong sa atin. At anong nangyari sa ating ebanghelyo ngayon? Kahit maliit ang pananampalataya ng mga apostol, pinatigil pa rin ni Kristo ang hangin. Kahit maliit ang kanilang pananampalataya, pananalig sa Diyos, sa gamay ng pagtuog. Just imagine ha, gamay nila yung pagtuog, ipahunong bagyo, despite sa kagamay silang pagtuog. How much more when we increase our faith on Him. Amen? Anong mensahe ni Kristo sa ating lahat, sa akin? Kahit anong laki ng alon, kahit anong laki ng bagyo, increase your faith. Amen? Amen.
Kahit anong laki ng problema mo ngayon, pagsubok na hinaharap mo ngayon, increase your faith because He is God. He can do beyond impossible thing. Naniwala ba kayo niya? Kung hindi kayo naniwala, uwi na kayo. Umuwi na kayo. Ano ba ginagawa niyo dito? Amen? Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? So, ini-invite tayo ng Panginoon to increase our faith. To increase our trust. To increase our confidence. To increase our dependence on God alone. Then marami sa atin, dependent on their money. Dependent on their power. Dependent on their influence. Totoo hindi. Dependent on their wealth. But all of us here should be dependent on God alone. Amen? Kaya na tinuturuan namin kayo how to use the prayer of the church because all of us can do deliverance to your house and do deliverance to your all family members who are sick. Yung may sakit na mga family members ninyo, gamitin nyo yung prayer ng simbahan. Go to the sacrament. Nasaan yung cellphone ko? Ang ganda ng namasa ko na article. No, ang ganda. Pero ako nabasa dito. Hindi ko na makita. Sabi doon, the power, the source of the power of the sacraments and the sacramentals are emanating from the life of Jesus. So saan galing yung kapangyarihan ng mga sacramentals at sacraments? Hindi po yun superstitious belief. Hindi po yun magic. It is the supernatural power of God bestowed on Him through the church and through Jesus Christ Himself. Amen? Saan galing yung kapangyarihan sa mga sacramentals? Galing po sa buhay ni Kristo. Natutuwa ba kayo? Yung sacramentals natin, yung tubig, yung asin, yung oil, gamitin nyo po yan. It sanctifies us. It will lead us to sanctification of our lives through the sacraments of Jesus. Hindi nga, maraming pare ngayon, ito sa Padre Eliel, pero pang mga pare na tutulong sa atin mamaya, bakit hindi namin ibibigay yung sarili namin? Ang ibibigay namin sa inyo ay ang sacramento which are instituted by Jesus Christ. Amen? May sumasalubong sa akin kay pasaka ko din rin, may sumasalubong sa akin, 30 years na daw yung skin disease niya. Grade 5 pa siya. Pero ngayon, completely healed na po. Yung skin disease. Nandito siya. Saan ba yun? From Maribuho? Saan ba yun? Doon sa likod. Sumasalubong sa akin kanina, Father. Nagbigay na din sila ng 300 hollow blocks. Nagdagdag sila ng another hollow blocks. Then, na-construct tayo ng new building for permanent office of healing and exorcism. Lalaki na yung lugar natin. At maraming nagbigay. May nagbigay naman 1 hectare. No? Nalilito na si Father Darwin. No? Sino ba talaga? Sino ang pipiliin ko? No? It is the grace of God. Amen? Amen. God is good. All the time. Kinaraanin niya ito pa. God is good. Grabe! God is good. Grabe. All the time. Grabe. Bigyan natin ng palakpak ang ating Panginoon. Nagkapatid. Kahapon, ang dami gina-exercise ko. Ngayon din, marami ang i-exercise ko. Ngayon, kanina may ini-exercise ako bago ko pumunta dito. From Cebu, 41 years old. Pinakamayaman sila. Meron silang 850 hectares. Pero hindi na bilik na pa ibili for sale sa nila pero hindi, walang papalit. Away papalit. Walang bibili. Away papalit. Walang papalit. Ipaw nito. Dahil wala, walang papalit.
Walang bibili, wala ko walang pampalit. So, na-comment ko sila sa exorcist dun sa Cebu. That while I am praying the exorcist prayer all about sorcery and poison through food and drink, yung sabi ng demonyo, hey, baka may darwins ka. Yan, katawan. Yan din na, pabago pa ako. Dahil, pangalawang beses na in-exorcise ko siya. Ako, pangalawang beses na in-exorcise ko siya. So, sinabihin ko yung nanay, kayo yung mag-deliveran sa araw-araw. Tumas ako, pamantra ko mag-exorcise sa kanya. No? Yung family ko mag-deliveran sila araw-araw, hindi sila nag-deliverance eh. Sinabi ko sa nanay niya, at tanong ko sa nanay, nag-deliverance ba kayo sa bahay? Natatakot ako, Peter. Ako lang mag-isa doon. So, tawag ka ng mga relatives mo. Everyday mag-deliverance kayo. Everyday mag-self-deliverance kayo. Para 90% galing sa inyo po ang liberation. 10% galing sa exorcist. Ano ba yung malaki? 90? 10%? Pwede galing sa inyo. Diba? So kung na-amaze kayo sa 10% na kapangyarihan galing sa simbahan, how much more from you? It is 90%. Natutuwa ba kayo ngayon? So do deliverance to your family members. Dahan-dahan mamabago po yan. Dahil marami namang nagsasama pero hindi nagbabago. Totoo hindi? Parang lahat ng misteryo sa Santo Rosario ay pinipray na niya. Pero yung salita niya, yung kanyang ugali ay hindi nagbabago. Dahil nagbabago sa kanyang devotion na lang. Pero hindi na-imbibe sa kanya yung virtues, yung hiyas. Ang pinag-importante yung hiyas, yung virtues, mga kapatid. Charity, humility, chastity, ano ba? Purity, Christianity, masatid, no. Generosity, purity, all TY, of riches po yan, no. Patience, temperance, yan, it is virtues. So saan natutubo yung virtues natin, no? Dahan-dahan, faith, hope, and love. Amen? Charity. Yan ang hihingi natin sa Diyos. Kapag hindi yan ma-develop yung virtues natin, kahit nasa simbahan ka, marami kang kaaway. Bakit may taong na yan? Lagi nagsusamba, pero maraming kaaway. Pero lahat kaaway niya. Bakit? He or she grows only in devotional life. But she never grows in virtues. Yung heroic virtues ang makapanal sa iyo. Yung heroic virtues. Hindi po yung marami kang dasal. Ano yung dasal mo? Hindi naman, wala ka namang virtues. Kaya nga si Bishop Kamumot, one of the candidates of Satan, maging banal because of his heroic virtues. No. Yan ang hihingi natin ngayon. To increase our virtues. Amen? At sana, gamitin nyo yung prayer of the church, ha? And then the sacramentals of the church, gamitin nyo po yan. Malaking tulong po yan. Kung may taman kayo ngayon, so, receive the sacrament always. Receive the Eucharist. And then, make a good confession. Grabe po yan. Higit pa yan sa ordinary and solemn exorcism. Ordinary deliverance and solemn exorcism. Ang pinaka-powerful, kung lahat ng mga kasalanan mo, i-confess mo ngayon. Example 20, ka mga kasalanan mo na nahiya ka sa 20 ka mga kasalanan mo. At kinu-confess mo despite of your sahiya mo. No? Yan po ang pinaka-effective. Ang daming pinagaling dyan. Hindi lang pinagaling, pinabago pa. Subukan mo. As if last day na ninyo. As if last confession ninyo, bukas mamatay na kayo. Kasi ba po kapag di-record yung mga pariyaka? Dumanta. Yan, baby nyo, yung mag-inusara. No? So, I hope
you'll follow and subscribe our YouTube channel. Then, from time to time, isi-share ko po. Kahapon, may dalawa akong ina-exorcism dito sila ngayon. Yung mga magkukulam ay nagsasalita. Hindi na yung magkukulam. Yung demonyo na sa likod sa mga magkukulam ang nagsasalita. Nag-unveil lahat sa ginagawa ng nagpakulam sa kanila. No? Sinasabi yung pangalan sa nagpakulam. Sabi lang. Pati na yung magkukulam, pangalan din ng magkukulam. No? Kahapon po yan. Ano yan? Magka-witness kayo. Nasisigaw dito. Huwag kayong tatakbuhan. Dito ako mag-exercise ngayon. Mga 2 o'clock, mag-exercise ako dito. Huwag kayong tatakbo, ha? Nahabulin na lang. Ang sweet nyo naman, inahabol ka ng demonyo. Yung mga demonyo, sisigaw yan. Dahil sa sobrang takot. So may papasok dito, yung isolate ko lang for exorcism. Hindi naman lahat mag-react. Pero kahapon ng dami yung nag-react, ha? Ang dami. So, may bago din kami from Cebu. No? Nakita ng mga tao dito na kung may mag-react man, mamaya, na-walk yung videohan ha. Kung ikaw naman sa kanyang side, i-videohan ka at nawala ka sa sarili mo. No, hindi maganda. Hindi natin i-post itong mga video na nasa atin. Hindi natin i-post ito. Dahil, para saan? Totoo mo itong ginawa natin, hindi kailangan i-post pa. Amen? Tingnan mo yung mga pasto. Kung may mag-react, ang ganda. News report agad. Mga maritis itong mga tao ito. In the name of Jesus. Matumba kayo lahat. Matumba kayo lahat. At ihiga kayo sa sahig. Papaluhutan mo. Bugnaw po ng siminto o para na Diyo. And then, proud na proud sila na nakaganyan sila. Hindi po yun maganda. Tatago ako dito, exclusive po. So yung mga mag-react, dito po, i-exercise ko. Hindi ko pakita sa inyo. Bakit? Hindi ko gusto na ipahiya kayo. Kasi imagine na maraming demonyo na nakapasok sa katawan nito. At maraming nakakita sa inyo. So, anong traumatic yan? Diba? Ipipost mo pa. Duple yung trauma. So, ngayon, hindi na tayo nag-post. Nung una, nag-post tayo, pinag-blurred natin. Hindi makita. Pero hindi ka lang kailangan. Amen? Cares po. Ang pinaka-importante, cares. Meron na kayo samahan dito. Kasama na natin sa team. Siya po ay hindi matabla ng bala. Hindi matabla ng itak. Hindi naman tablan na kahit ano. Pero natablan siya sa sacramentals. Oil. Natutuwa ba kayo? After blessing natin, ordinary. Before blessing, ordinary water. Ordinary oil yan. Ordinary salt po yan. But after the blessing, it is a supernatural object. Because of the intercession of the church. Because of the prayer of the church. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Ang daming mga testimony na hindi ko na ma-share sa inyo lahat. Na kindly, every Sunday po, punto per punto, whole world po yung mag-testimonya. Makinig kayo. Every Sunday po, mamaya gabi, testimony night po, may conversion story, buong mundo po. Kaya nga nagkatagalog tayo, kahit nahilapan tayo sa kalisod. Sa pagsasalita ng mga salitang ugat. Na binubuo ng mga balikos. So ngayon, mag-bless ako sa mga sacramentals ninyo. And after that, mag-consecrate ako sa mga senses ninyo. And after consecration of senses, mga kapatid, mag-deliverance kami bawat isa sa inyo. So, tutulong sa atin yung team natin. At si Kristo ay may 12 apostles. Diyos na siya. May 72 disciples din si Kristo. So ngayon may mga kasamahan tayo. At sabihin nyo yung mga karamdaman ninyo
And then, kung natural yung karamdaman ninyo, consult your doctors. Kung natural yung karamdaman ninyo, consult your doctors and listen to them. Amen? Hindi tayo mga fanatic dito. Yung faith natin ay hindi fanatic but authentic. Amen? Amen. God is good! God is good! All the time! Bigyan natin ng papuri ang Diyos. Sunod natin i-bless yung salt in you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. You creature of salt, a virtue of evil, with the living God, with the true God, and with the Holy God. By the God who ordered you, through the sages, the prophet, to be cast into water, to cure its unfruitfulness. We now purify its salt, to the health of the livers, giving some disobedient soul to all who use you, with whatever place you are sprinkled. May pantasam and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead in the world before. Almighty lasting God, humbly we implore your boundless mercy, that we thine of goodness to bless and sanctify this creature of soul, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything which touches the sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit. True Christ, O Lord. Amen. Ang unang gumamit sa holy salt ay si Prophet Eliseo. 2 Kings chapter 2, verse 19. Pinupoison po yung ilo. At may sinisave, iniligtas ni Prophet Eliseo ang buong bayan using the holy salt. Pinupoison yung ilo at maraming nagkasakit na umiinom sa tubig doon. Ang ginawa ni Prophet Eliseo, nag-bless siya ng salt. At Hinagis niya, sprinkle, yung holy salt. At natigil ang poison. So na-save, na-iligtas ni Prophet Eliseo ang buong bayan using holy soul. Natutuwa ba kayo ngayon? Kaya nga, nasa ritual siya. So ngayon, yung soul ninyo ay hindi holy soul lang. Holy and exercise soul. Because of Christ. Amen? Amen. So, sunod natin i-bless yung tubig ninyo. You creature water, and purge evil, in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, the Son, the Lord, in the name, power of the Holy Spirit, the Advocate, that you may be one to feed your praises against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels. May the power of the self-same Jesus Christ our Lord, who shall come to judge the living and the dead dwell before. O God, who for man's salvation does dispense wondrous mysteries, modification, sign of water, hearken to prayer, praying for your benediction upon this element, which you consecrate with manifold purifications. It is creatures serve you in expelling demons and curing diseases. Whatsoever sprinkles in the homes of the faithful, that cleanse and delivered from harm, it sends souls in joy, spirit of goodness, and an air of peace, free from being from needless names, the sprinkling of this water, and everything opposed to the safety and repose of them, that will in be banished, that they may possess the world being the sick, in calling upon your holy name, and be protected from all peril, through Jesus Christ your Son. Amen. May the salt and water be mixed together, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lagyan nyo na kaunting salt yung tubig ninyo. The Lord be with you. Author of invincible strength and King of conquerable in power, ever, the glorious creature of the twin, who restrain the force of the restraining, who overcome the forces of the enemy, who melted, putteth down hostile influences, prostrate first of my beseech, Lord, consider kindly this creature of salt and water. Make it honor to sanctify it, that you with sweetness, wherever it is sprinkled in your name, with the blessed infection cease, venomous terror be driven afar. But let the presence of the Holy Spirit be ever with us, as we pray your mercy for Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you. The unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Lahat ng yung tubig ay holy and exercise water. Gamitin niyo po yan, generously. Lahat ng mga pari makabless niya. Hindi lang si Father Tarvin. Kung maubusan kayo, lapit kayo sa pari ninyo. At yung deliverance handbook, yung itim, sa likod niyan ay may prayer of the blessing and exorcism of religious items. Tubig, asin,
And yung cross ng Diyos. Sabi dito, let this creature serve you in expelling demons and cure diseases. Una, it's, kung gagamitin nyo yan, it expels demons. Kung infested yung bahay nyo at lagi kayong gumagamit ng holy nature, malaking tulong po yan. Then yung demonyo ay nasa palikot natin. All Pedro 5:8. Anong gamitin natin? Use the sacramentals of the church. Amen? Amen? Ano pa? It expels demons and cure different diseases. Maka, galing ng mga sakit. Yung oppression na sakit. Kung natural na sakit, lapitin siya doktor. Itong ubo ko ay natural. Kailangan ko ng vitamins. Vitamin C. Tusiran. Oo. Usapan ko ba? Ganyang limosito. Okay. Sa ba naman yan? Luya. So kung natural, kung hindi naman natural, hindi yan gagaling. Without using the sacramentals, without using the, embracing the sacraments, ang dami po na mga experience natin. Kaya nga dumami kayo eh. It is worth my mouth. And it is their experiences of different faithful who come in our office. So ngayon, isunod natin ang inyong oil. It should be olive oil, not baby oil, nor eating acid oil. Okay, isasalo nyo yung ano? Ano yan? Olive oil? Okay. Sa olive oil. Parang gasolina niya, parang ba? Olive oil. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil and cast out the demon from you. The God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain, that the Messiah's power, the devil's legions, and all Satan's attacks and creations, be dispelled to drive in the far from this creature oil, may that bring health and bedding mind to all who use it. The name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, the Son of the Lord, the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as the love of the same Jesus Christ, O Lord, who is coming to judge both the living and the dead, and the world be far. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand, and also the service with none is complete, should regard fruit to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives, the ordained to take the sick, so that to the maid will be give thanks to you, the living and true God. Grant you pray that those who use this oil, which are blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wants of the enemy, let it be a means of converting any kind of thief for man, made in your image and redeemed precious blood, your Son, so that you may never again suffer the sting of visit serpent to Christ. So Lord, holy exercise oil na po yung oil niyo. Ano niyo gamitin? Consecration of senses. Consecrate niyo po yung buong pamilya niyo using the holy exercise oil. Nasaan pa yung prayer? Nasa Facebook ko. Nasa pin. Darwin Annaberg Itgano. Yung naka, ano ko, blue yung profile pic ko. Dahil maraming gumagamit sa pangalan ko. At mag-ingat po kayo, marami nang nakuto nila. Huhingi sa pamagitan ng messenger, hingi ng pera. At i-add po kayo. Hindi po ako yan. Puno na po yung friends ko. Kung mag-add kayo, si Father Leonard mag-add sa inyo, huwag kayong maniwala dyan. Lalong-lalo na mag-chat sa inyo, kumusta ka na anak? Nag-miss na yung ano, ha? Nag-chat si Father Darwin sa akin. And then, pangalawang chat, may project ako. I-chikas muna. Nagpatala naman. Pero hindi po ako nag-chat personal sa mga followers natin. Amen? Kung mag-personal chat na po, hindi na po ako yan. Ang dami po na mga followers, hindi ko na po hindi na nga ako naka-reply eh. Dahil ang dami. No? Okay maniwala dahil maraming gumagamit sa pangalan natin. Sunod natin yung bless, your blessing po, incense, candles, rosaries, cross effects, medals, secret images of God, secret images of all the saints, handbook,
scapulars, and all your religious items. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ, our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant on your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all the religious items in their hands, that we will also use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Grant unto the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons, and all unclean spirits, rendering them powerless and able to harm the wretched your peace and people, and to whomever these are used in the exercise of the ministry, forever it is kept. Maintain the diabolic spirits free in fear, never daring to harm, nor even approach. This we ask in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Lahat ng religious items ninyo ay holy and exercise sacramentals na po. Anong intention ng simbahan? Makinig kayo. May these religious items mightily restrain the devil. Ano sabi? Mapigilan niya yung mga demonyo using the sacramentals. Natutuwa ba kayo ngayon? Yan po ay intention ng simbahan. Hindi pa ako pare na dito na po yung ritual ng simbahan. So naman, and his demons, not only the devil, and his demons, and all unclean spirits. May mga elemental spirit na nasa puno. All elemental spirits. Now, will be restrained by using, rendering them powerless. When we use the sacramentals of the Church, rendering them powerless. Yan ang mga sacramentals na sa kamay ninyo. Rendering them powerless. Even though they are, we have power. Unable to harm, ito po, unable to harm the afflicted, your peace, and your people. Sabi na. This is it. This is our protection. The ways of the Church. The ways of Christ. Because Jesus is the only way, the truth, and the life. Natutuwa ba kayo ngayon? So, pero kasama na natin, nagtrabaho na dito, yung anting-antingan, hindi matablan ng balak, ay tagalit sa akin. At sabi niya, Father, patawarin niyo po ako. Ang tao na grabe yung galit ko, yun pala ang makapagligtas sa akin. No? Dahil napaso sa huli exercise oil. No? Grabe, no? Napaso siya. Inainom, nawala. Bumita siya kahapon, dahil walking process pa siya. At siniseries natin ang solid exorcism sa kanya. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? So, panghuli ay mag-consecrate ako sa senses ninyo. Gamitin niyo po yung oil. At kumakatok ako sa puso ninyo. Yan yung team natin, hindi na nagtatrabaho. Yung mga case officers natin, yung mga speakers natin kanina, wala na silang trabaho, inaalay na ninyo yung sarili nila sa ministry. Kung may marami kayong biyaya, pwede kayo mag-share sa ministry. At yan din ang gagamitin natin, nag-rent tayo sa lugar natin, bayad sa kurente, at pangkasulin alawan sa mga pare natin. So yan ang patunguhan sa inyong mga donation. At hindi yan para sa akin, para yan sa team. At yung religious items na na-avail ninyo, ay meron ng 43 scholars po ang natulungan. More than 20 ka mga college po. At siyam ka mga seminarista po. No? Para mamatay si Father Darwin, meron papalit. Nasakto na ito, papalit. No? Meron papalit sa akin. Amen? Pag-train tayo ng mga seminaryan para kung wala na ako, merong pagpatuloy sa ministry ni Kristo. At ang dami ng mga kaparian na na-inspire sa ministry ito. Amen? Pumunta kami sa Baie City. Walang talk ako, may siyam na nag-react. Sumisigaw. Natatakot na yung mga tao, mga 10,000 ka mga tao nag-attend. Doon kami sa gym. Punong-puno yung gym. Ito natin nakikita na uhaw na uhaw ang mga bayan ng Diyos sa katotohanan. Amen? Amen. At may anim ka mga pare na nakikinig. Yung libo-libo ka mga tao nakikinig. Sabi ko, maganda itong talk. May
audience participation. May nag-react, eh, mga walking possess. Mas maganda, no? May audience participation. At sinabi ko, sinabihan ko sila, nadalhin niyo yung siyam sa mga pinaharas ng demonyo. Nadalhin niyo sa simbahan. Sinumayan ko yung mga pare, kayo magdilipanas dyan. At na-amaze yung pare sa kapangyarihan na taglay niyo galing kay Kristo. Amen? Makita ninyo ang kapangyarihan ni Kristo na nasa kamay ninyo na hindi nyo ginagamit. Nagkapagaling yung mga albularyo eh. Hindi na ordinahan. Kayo pa kaya? Amen? Amen. Bigyan natin ng papuri ang ating mga kapangyarihan. Natutuwa ba kayo ngayon? So ngayon, magsitayo tayo and then mag-consecrate ako sa census ninyo. At right after, magsimula na ako for solemn exorcism po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bow down your head. While I'm praying this, ipunas nyo yung oil sa parte ng katawan ninyo na may iniindang kayong nasakit. You do, I implore, O Holy Lord, Father, Almighty, Eternal God, help your servants who wander in uncertainty and doubt to the night of this world. Let them be shown the way of truth and the knowledge of you. Open unto them the eyes of their heart, the better to acknowledge you as the one God, the Father in the Son in the Father, and with the Holy Spirit, and may they deserve to enjoy the fruit of this covenant now and forever, through Christ our Lord. I consecrate your forehead that you may accept the cross of the Lord. Mag-sign at the cross kayo sa noon ninyo using the oil or the water. I consecrate your ears that you may hearken the divine precepts ng ating tenga. I consecrate your eyes that you may see the grandeur of God ng ating mga mata. I consecrate your nostrils that you may perceive the sweet fragrance of Christ ang ilong ninyo. I consecrate your mouth that you may utter the words of life. I consecrate your chest that you may believe in God ang ating dibdib. I consecrate your shoulders that you may take upon the yoke of His service ang ating balikat. I consecrate your hands that you may work to glorify His holy name ang ating mga kamay. I consecrate your feet that you may walk in His ways ang ating mga paa. I consecrate your whole being, the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, that you may have life everlasting, you may live forever and ever. Amen. Receive the salt of wisdom. May it be unto you a sign of reconciliation unto life everlasting. Amen. Kaya yung kinakaunting salt.